ngayong araw na ito ay na impake ako ng ibang mga gamit yan. At yung iba dyan ay sina Monique at yung kanyang pamilya din ang mga nag-impake nung nakaraang araw. So itong bahay na ito ay nabenta na. So ang purpose kasi ng pagbenta nitong bahay ay dahil magasikaso na si Monique sa mga papers at sa kanyang magiging flight papuntang Australia for the purpose of work and study. So nagpa-plan siya na mag-masteral doon at the same time magtrabaho. And kaming dalawa ni Naomi ay may iwan lang dito sa Pilipinas. Hindi pa alam kung kailan ang flight niya papuntang Australia. Pero mahirap tanggapin. Medyo nakakalungkot, lalo sa side ko bilang asawa na mapapalayo siya. At ganoon din kay Naomi. Siguro it's time na din para tanggapin talaga ang katotohanan ng buhay na mahirap dito sa Pilipinas. So kaya talagang pipilitin ang aking asawa kahit mahirap man para sa kanya ang malayo sa pamilya. So I think it's time din na sangayunan ko na lang siya sa kanyang mga plano. So sa ngayon medyo hindi kami magkasundo dahil nga sa ganyan na mga plano niya. Medyo kontra ako, pero sige, kakayanin na lang kung ano yung kalalabasan ng ganitong situation namin. Sa turo kasi sa simbahan namin, so kinakailangan na ang mga mag-asawa ay hindi magkalayo ng matagal na panahon. Pero siguro maintindihan na lang dahil sa situation ngayon, hirap ang buhay. Katulad nito, itong bahay, yung farm namin, dyan naging problema din ni Monique. Nagkakaroon na siya ng malaking problema dahil sa mga utang. Yung nakakalungkot, pero sige, kaysa naman sa mas maging malungkot siya na nandito sa Pilipinas na hindi ko matulungan pa. Sa ngayon kasi ay ako estudyante, nag-aaral, nasa second year pa lang sa BEd. So mga wrong ano ko din yan, wrong choices before kung bakit hindi pa ako tapos ngayon. Yeah.